Nagkatotoo ang sinabi ni Kevin Durant, Anthony Davis beast mode, Dr. J hype na hype sa dunk ni LeBron at Lakers NBA champion vibe. In-season championship matchup Lakers versus Indiana Pacers. Matindi ang simula mga amigo ng Lakers kung saan talagang nilockdown nila itong si Tyrese Haliburton at si Anthony Davis. Malupit, napaka-agresibo mga amigo. Samantalang pagdating naman dito sa second quarter, si Austin Reeves ang kumamada. Kaya lamang ang Lakers ng 65-60 sa pagtatapos ng first half. Si Anthony Davis may 17 points at 11 rebound na agad. Si LeBron ay may 12 points samantalang nanguna naman si Austin Reeves na gumawa ng 22 points. Walang naipasok na 3-pointer ang Lakers samantalang may 5 na sa Indiana Pacers pero nadumi na naman nila ang loob ng pinta at rebounding. Sa second half, gumawa si Anthony Davis ng 24 points para sa kanyang 41 points, 20 rebounds, 5 assists at 4 blocks. Si LeBron James double-double, 24 points, 11 rebounds at 2 steals. Kasama na ang driving dunk na ito na na-enjoy masyado ni Dr. J. At si Austin Reeves ay may 28 points naman mga amigo. Final score 123-109. Depensa talaga ang naging susi sa panalo ng Los Angeles Lakers dahil napakaalat nila sa 3-point shooting na nakapagtala lamang ng dalawa, isa kay Torian Prince at isa din para dito kay Cam Reddish. Ginamit nila ang kanilang kalamangan which is size at yan ang pagdudumina ni Anthony Davis sa loob ng pinta kung saan gumawa nga ang Los Angeles Lakers ng 86 points at 44 lamang para sa Indiana Pacers. Kitang-kita ang gigil na gigil dito si Anthony Davis at kung ganyan lagi siya maglaro, malabong matalo mga amigo ang Lakers. Hindi nakapalag itong si Tyrese Haliburton na may 20 points lamang at 11 rebounds. Maalat ang kanyang 3-point shooting kung saan gumawa lamang siya ng 2 out of 8. That is 25% malayo sa kanyang average. Huwag na kayong magtataka mga amigo dahil ang nakatuka para bantayan siya. Walang iba kundi si Jared Vanderbilt at Cam Reddish na parehong mabilis at mahahaba ang galamay. Kaya naman walang easy shot para kay Haliburton. Maara talaga ang laging shooting ng Pacers kung saan meron lamang silang 36.8% from the field at sa Lakers ay may 53.4% from the field. So nakuha na ng Lakers ang kauna-unahang kampeonato sa first ever in-season tournament at si LeBron James ang tinanghal na kauna-unahang MVP sa naturang tournament. Parang nanalo ng NBA Finals ang vibes ng Lakers mga amigo. Kung naaalala niyo mga amigo nang matalo ang Suns, sinabi ni Kevin Durant na pinipili niya ang Lakers na manalo sa in-season championship dahil sa tinalo nga sila nito at kaya makipagsabayan sa kahit anong team. Mabilis at marami ang fanbase kaya talagang nakaset up na ang panalo para sa kanila. Well-deserved naman ang effort na ipinakita ng Lakers mga amigo. Sa panalong ito, makakakuha ang bawat player ng $500,000 na ayon naman kay Dilo ay ayos na ayos itong gamitin para sa bakasyon. Hindi nalingid sa atin na gusto talaga ni LeBron James na magkaroon ng NBA team expansion dito sa Las Vegas at sa kanyang naging post-game interview ay sinabi nito na hindi nagbabago ang kanyang kagustuhan at sa kanyang pagretiro ay umaasa siya na magkaroon ng team dito sa Vegas. Dahil halos kompleto na daw dito mga amigo, may WNBA, baseball team, NFL team, hockey team at Formula 1. Ang lugar daw na ito mga amigo ay gusto ng magandang atraksyon. Kaya ang pagkakaroon daw ng NBA team ay magandang addition sa city ng Las Vegas.